Kung nung nakaraan puro bodyguards yung hanap natin, ngayon naman kailangan natin ang pagagamot. Kaya nag-looking for apat na nurse ako at ito yung mga nangyari sa game namin, te. So, ayun na nga, nag-5-man RG kaming lima sa live natin sa TikTok kasama ang iba nating mga mare. Ang usapan namin sa line-up, apat na healer, tapos si Layla de Lima pa din na core ang poprotektahan nila. Kaya lang papansin yung mga kalaban, te. Ay! Kalaban yung Layla ko, te! Sino ako, te? Naban pala yung MM ko! Nagpanik na agad ang mga brain cells ng kapitbahay namin hanggat sa naisip ko gagamitin ko na lang si Cardo. Mamaya Cardo, humandusay ako dito, be. Galingan natin, te. Ipakilala muna natin isa-isa ang mga nag-apply. Applicant number 1, Paber. Applicant number 2, Rufaela. Ang gagamutin, Cardo Mandosay. Applicant number 3, Girl Chanak na Angela. Applicant number 4, Florine. Ano nga kaya ang magiging kalagay ni Cardo Mandosay kasama ang apat na tagagamot niya? Narito, alamin natin. Pero bago tayo magpatuloy sa video, i-post mo muna yung pinapanood mo at pumunta ka sa page ko tapos i-follow mo ako. Ay, talagang hindi ako pinapalo, ha? Sige na, ante, para mag-1M na ako. Magpa-farm pa dapat ako, kaya lang yung kasapi ko pala ginagawa na nilang farm. Kaya ito, sama-sama at groupings kami nung early game. Kung nasan ako, nandun din yung mga nurse ko. Si Girl Chanak mahiwalay pala sa pamilya namin, kaya ayun na kidnap. Hanggang sa ito na yung kauna-unahan naming pagkuha ng turtle. Te, baka maagaw to! Kailangan i-zone nyo 5 meters yung kalaban, te! Dahil sa akin napunta yung turtle, naghimagsik ang mga kalaban. Nagalit sila ng todo, te. Hindi ko napansin agad, naobos na pala yung mga tagapaggamot ko. Yung mga healer na kasama ko mapanakit sa kalaban. Walang pinapaligtas, oh. Nagbo-blow up sana ako dito. Hindi na naka-blow up kasi nakita ako binugbog yung healer ko. E di syempre, anong gagawin? Hindi aso, pero hahabulin. Kahit hindi ko naman gustong umuwi ng base namin, wala akong magawa. Kasi si Mea, push na push, gusto pa tapusin ang laro. Hindi pa New Year pero nakatikim siya ng maputok sa mukha. Hindi kami pwedeng maghiwa-hiwalay kasi mas malakas yung pamilya namin pagsama-sama. Kaya kapag hahabulin ng isa, susunod na din yung iba. Kinagawa ko dito, puro habol sa kalaban at puro kill na lang kasi hindi kami makapag-angat ng lanes, te. Nandiyan lang sumisegue yung unggoy. Tapos yung Mea nila, ganun din. Kaya sabi ko, itry naman natin ipush yung top lane kahit itong isang tower lang na to para naman masabing may na-push kami, no? Kaya lang naputol yung pangarap namin na makapag-push kasi hinarangan kami ng dalawang pambakte. E di pinauwi ko sa base nila. Tapos nung magpupush na dapat kami, yung unggoy nandun sa bot lane, kitang-kita na yung mukha niya. Hanggang sa ilang minuto din yung lumipas, te. Hindi na kinaya ng kalaban yung pagdidipin sa namin kaya nagtawag na sila ng demonyong malaki. Wala, nabawasan ako ng dalawang kamag-anak! Pero kahit bawas kami ng dalawa, tuloy-tuloy na rin sa pagdidepensa, te. Hanggang sa dumating sa point na hindi ko na alam kung ano uunahin ko. Hindi kami pwedeng magpilit na magtulak ng lanes o lumayas ng base namin kasi, te, tatlo yung pusher sa kalaban. Si Mea, si Magic Sarap Girl at saka yung unggoy nila. Saglit lang nila babasagin yung ice cream namin, te. Makikita ko na si Mea sa mapa na nandun siya sa bot lane. Siguro inuuto lang kami ng mga kasapi niya dito sa top banda para pumalag kami. Pero iniiwasan ko din na huwag kami masyadong madala sa pakikipag-clash kasi pag nakalapit yun dito, ita-tower lock nila. Ayun na nga ba sinasabi ko, te. Nakalapit na ang masasamang kampon hanggang sa na-tower lock na. Depit! Maring maybe anong mangyari sa Girl Chanak mo? Ba't naging albularyo? Nakakuha na ba ang lahat ng M6 Pass? Kaya kung ako sa'yo bago ka bumili na M6 Pass, gawin mo muna lahat ng daily tasks and challenges dito para mag-level up ka na. Tapos saka mo na problemahin kung saan ka kukuha ng M6 Pass kasi ma-unlock mo na lahat nung nandyan sa baba. Kung hindi mo natapos yung mga tasks, pwede kang mag-draw dito sa support chest nila, te. Makakagawin ka ng XP dito. Mas mabilis pero magastos. Grabe yung itsura ng skin ni Dexter and Prince. Pwede na siya pa sumali sa Encantadia at pamalit kay Sangre Pirana pag-absent siya.